Trabajo, abgutumna sa maghabong pagtatrabaho. Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot, mga katropa. Ang Superman of Lechon, napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anerize ka dahil sa tender juicy na jambo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo, mga katropa? Takbo na sa Superman o Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa.
responsable ka ng gun owner at mahaba ba ang iyong pasensya at hindi ba intindihin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel rules? Dadali namin kayo. Sa Unwind Ventures at Saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Malulungkot? Nahiiwan at ipinagpalit. Niloko, maging minamahalin. Kung ngayon, itype sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online harista ng bago milenyo, si Randall Villanos. Dati kung alam ng tipang bata sabihin ni nanay, nais kong mauli ang awi ni nang mahal. You are the makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain, walk on through the rain, though you dream. Walk on, walk on.
haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Talakayin! Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.3 Revisahin, opinion, malawakin, actionan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Ayun oh, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, Luz Biminda. Ha? Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, welcome po sa programang ha? Wow! Biyahe. Siyempre po, ngayon po ay araw ng Sabado, no? Ika-apat po ng buwan ng Mayo taong 2024. Nako, ha? It's summer time, talagang kasagsagan, no? Katindihan ng tag-init, no? Kaya kami po ay medyo nung aking Junakis at saka ni Mudra ay nagpunta po kami dyan sa may area ng Bustos, Bulacan. Ha? Dyan sa isang private resort, no? Private pool, no? At dyan siyempre ika nga feel the heat. Sabi nga ng aking anak, tay, medyo mag-relax-relax ka tayo, alis ng stress, no? Lalo ka pa, meron kang dinaramdam, medyo kahit paano makalanghap ka ng kuha at manibago naman. Well, okay, nandun kami. Nag-staycation kami ng bali umabot ng isang araw, no? Nag-overnight Maraming salamat sa iyo, no? Sa aking anak, kay Elaine. Okay, sa mga kaibigan, ha, oras natin sa Hujat, alas 7:47 po ng gabi, Philippine Standard Time. At welcome nga po sa programang Wow! Biyahe. At yung ating Dalaw Barangay ay sa susunod na Sabado na rin po siya magpo-program, no? Si Christopher De Los Santos, yung ating host, bagong host ng Dalaw Barangay. At bukod dyan mga kaibigan, at syempre alamin din natin sa DST pag-asa ang lagay ng ating panahon, buhat po sa ating katropang weather specialist, walang iba kundi si Binibining Veronica Torres. Maya-maya lang po yan mga katropa. At bukod dyan, alamin na rin natin no, yung ginawang anniversary ng isang grupo, na isang club ng The Fraternal Order of Eagles. Hindi ko malaman kung tarlak ba ito, kung sa mami, itutunghay din natin yan. Okay, sa mga kaibigan, huwag na nating patagalin. Alamin na natin kaagad sa ating katropang weather specialist, alagay na ating panahon buhat po sa DOST Pag-asa. Narito po. Magandang hapon. Update na muna tayo sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Sabado, May 4, 2024. Sa kasalukuyan nga ay easterlies pa rin o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko, patuloy yung epekto nito sa ating bansa. At itong easterlies nagdadala ng maulap na papawirin, mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog dito sa may Davao Oriental, Davao Occidental at Sarangani. Kaya yung ating mga kababayan na nakatira sa mga areas na yan ay pinag-ingat natin sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies, mga chance pa nga rin ng localized thunderstorms ang posible. Wala pa rin tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon bukas, sa Metro Manila at sa buong Luzon, fair weather conditions ay na-expect natin bukas, pero may mga chance pa rin ng mga localized thunderstorms. Agwat at temperatura bukas sa Metro Manila, 25 to 37 degrees Celsius, 16 or 18 to 26 degrees Celsius sa may Baguio, 24 to 32 degrees Celsius sa may Tagaytay, 26 to 35 degrees Celsius sa may Lawag, 26
to 38 degrees Celsius sa may Tugigraw at 27 to 33 degrees Celsius sa may Legazpi. Para naman sa Puerto Princesa, 27 to 35 degrees Celsius, ganun din sa may Kalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon, dito sa may Visayas at Mindanao area, so dito sa Mindanao, wala na tayo nakikita ng mga pangmalawakang pag-ulan na pwedeng magdala ng buong araw na pag-ulan, ganun din naman sa may Visayas. Agwat at temperatura sa Cebu at Davao, 27 to 33 degrees Celsius for tomorrow, 27 to 32 degrees Celsius sa may Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius sa may Tacloban, 25 to 33 degrees Celsius din sa may Cagayan de Oro, at sa may Zamboanga naman ay 24 to 34 degrees Celsius. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong baybayin ng ating bansa. Para naman sa 3-day weather outlook ng mga pangunahing syudad natin, so nakikita natin Monday to Wednesday, wala naman tayo nakikita mga weather system na posible magdala ng mga pangmalawakang pag-ulan sa ating bansa, kaya fair weather conditions pa rin sa susunod na Mondays until Wednesday. Pero may mga chance pa nga rin ng mga localized thunderstorms. Sa Metro Manila, agwat ang temperatura 25 to 37 degrees Celsius. Dito naman, sa may Baguio City, posibleng umabot ang 27 degrees Celsius ang maximum temperature. At dito naman, sa may Legazpi City, posibleng umabot ang 33 degrees Celsius ang maximum temp. Mga paunahing syudad naman sa may Visayas area, up to 33 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa may Metro Cebu, pati na rin sa may Tacloban City, at up to 32 degrees Celsius naman dito sa may Iloilo City. Para naman sa mga paunahing syudad, sa Mindanao area sa may Davao, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius ang maximum temperature, pati sa Cagayan de Oro, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius ang maximum temperature, at sa may Zamboanga City, 25 to 34 degrees Celsius agwat ng temperatura. Sa Kalakhang Maynila, ang araw ay lulubog mamaya 6:14 ng hapon at sisikat bukas ng 5:32 ng umaga. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like aming Facebook at Twitter account, DOST_Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report, at bisitahin ang aming website, pagasa.dost.gov.ph. At yan po munang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres. Maraming salamat sa iyo, katropang Veronica Torres. At nagatid sa atin niya sa oras na alas 7:53 po ng gabi, Philippine Standard Time. At tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan, dito sa programang Wow Biyahe. Ah, siyempre ako po yung kasama, Rosel Lopez. Okay, so yun, mga kaibigan, at tulad na sinabi natin sa inyo, abay, after niya, ito ngayon na natin, yung pong ika nga yung pinuntahan natin, na nag-staycation o baka mayroon pa sa inyo hindi nagpapabook, aba maganda ho doon sa aming pinuntahan. Talaga solo-solo nyo yung cabin, kayo lang ang nahan doon. So mga kaibigan, ito ngayon na po natin, ito na. Hindi ka sa mama, hindi ka kayo. Dito kami sa cabin, Bustos Bulacan, ayan sila. Bustos Bulacan, ayan. Dito kami mag-swimming. Yan. Ito yan, nagpa-vlog ka pa. Siyempre. Bata pa ba yun? Yan. Yan, si Madir. Yan, si Elaine. Si Boss Elaine na yun. Yan, si Boss Elaine. Yan, papunta na kami sa aming cabin. Yan. Yan. May cabin to eh, kanya-kanya. So, may cabin kami rito. Yan. Ayan, ayun ang amin. Ayun, ito na nung aming nag-assist sa amin. Ayun, yung cart. Ayan, yung cabin. Ayan. Ayan, ayan yung cabin namin. Ayan, yung cabin namin. Ayan, yung cabin namin. Ito. Oh. Ayan. Uy! Boyet! Pinaghabol pa ako nito, itong suboyet na to. Humag na to.
Ito yung hallway, no? MC1 yung cabin namin, MC1. Yan. No. MC1. MC1, pwede bang mahiram itong bike? Tingnan natin kung makakahiram tayo ng bike, ha? Yan, mukha na. Mukha na. Sabi. Yung reception ng itong cabin niya, reception niyan. My cabin, yan. Yan, unloading area, yan. Yan ang mga unloading area. Yung mga gamit niyo, yan, bago pumunta doon sa kanya-kanyang cabin, yan. Tapos may mga mag-a-assist, ayun sila. Ang mga mag-a-assist, ayan. Naghihintay sila ng mga guests na darating. Tapos to, smoking area ito, yan. Ito ang smoking area, ayan. Kaya may ashtray, bawal dun sa loob, ayan. Mga cabin, no? Main entrance ng cabin. Ayun yung pinakaloob, ayun. Ayun yung pinakaloob. Ando sa likod yung pool, yung pinakapaliguan, ayan. Ayan. Ayan yung pinaka-pool, no? Late lang, 4 feet, pero... Yan, ito na may cabin, si Boyet, oh. Boyet, ikaw kung saan saan ka nagpupunta, pasaway ka, ha. So, yan, ito yung pool, pinaka-pool niya. Yan, dyan ka lang maniligo, yan. Mampababad ka lang, pampalis init, yan. Meron doon parang jacuzzi, ayun, jacuzzi lang yun. So, yun, bonfire, yun, nandun sa dulo, bonfire yan. Ito yung likod. Ito, showeran to. Yan, oh, may showeran dito bago ka lumublog. Doon sa tubig, yan, showeran, yan. 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 Bonfire. Yan. Yan si Boyet. Yan. Ito upuan. Ito yan. Ito yung parang kawa. Ewan ko kung para saan itong kawa na ito. Yan, yung kawa na yan. Yan, 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 yan. Yan. Ano, naliligo na sila, oh. Oh, naliligo na, oh. Oh, kaway-kaway. Oh. Ayan, may jacuzzi. Ayan, may jacuzzi. Si Aston na yon. Hindi makapaligo. Si Aston. Ayan. Individual tayo. Cycling Health Benefits, ayan, may nakasulat, oh. Dahil ito, may mga bike ho dito, ayan, ha. Ito na, ano sa, wala rito. Ito, for kids itong bike na to. No, ayun yung malalaki. Pang ano, paglalabas ka kasi, hindi ka lang magbabike ka pa, kaya yun, may mga bike dito. So, ayan, ito yung cabin, habay Sela, ayan. Ayan, ito yung aming cabin, MC1, ayan, yung cabin namin, MC1, ayan. Bonfire kami, ayan, yung apoy, oh, bonfire, oh, ayan, ayan, oh. Ini, tama-tama ito, tapos kami nulog-lug sa pool, ayan, bonfire, oh, maling, no, bonfire, ayan, ayan. So, mainit pa siya, mga nulog sa pool, pasmado, pasmado. Ayan. Sauna, ganun. Oh, yeah, isa lang siya, pero pag natapos na yung mga kahoy na upod na, eh, wala na. Tapos na yan. Yeah, tapos na yan. Tapos na yan. Pero masarap. Para ka nag-steam bath. O para steam bath ang dating yan. Hingi ka sa mama. Yan. Dito kami sa cabin. Bustos, Bulacan. Ayan. Ayan sila. Bustos, Bulacan. Ayan. Ayan. Dito kami mag-swimming. Ayan. Nagpa-vlog ka pa. Oh, siyempre. Bata pa ba yun? Ayan. Ayan, si Madir. Ayan, si Elaine. Si Boss Elaine na yun. Ayan, si Boss Elaine. Ayan, papunta na kami sa aming cabin.
Yan. Yan. May cabin to eh, kanya-kanya. So, may cabin kami rito. Yan. Yan. Ayun, ang amin. Ayun, itong nanong aming nag-assist sa amin. Ayun, yung cart. Ayan, yung cabin. Yan. Ayan. Ayan yung cabin namin. Ayan yung cabin namin. Ayan yung cabin namin. Ito. Oh. Uy! Boyet! Pinaghabol pa ako nito itong si Boyet na to. Kumag na to. Ito, ito yung hallway, no? MC1 yung kabi namin, MC1. Yan. No. MC1. MC1, pwede bang mahiram itong bike? Yan, tingnan natin kung makakahiram tayo ng bike, ha? Yan, mukha na. Mukha na. Sabi. Yung reception ng itong cabin yan, reception yan. My cabin yan. Yan, unloading area. Yan. Yan ang mga unloading area. Yung mga gamit nyo, yan, bago pumunta doon sa kanya-kanyang cabin yan. Tapos may mga mag-a-assist, tayo sila. Yung mga mag-a-assist, ayan. Naghihintay sila ng mga guests na darating. Tapos to, smoking area ito. Yan. Dito ang smoking area, ayan, kaya may ashtray, bawal dun sa loob, ayan. Mga cabin, no? Main entrance ng cabin, ayan yung pinakaloob, ayan, yung pinakaloob. Ando sa likod yung pool, yung pinakapaliguan, ayan. Ayan yung pinakapool, no? Late lang, 4 feet, pero, ayan, ito na yung may cabin, si Boyet, oh. Boyet, ikaw kung saan saan ka nagpupunta, pasaway ka, ha? So, ayan, ito yung pool, pinaka-pool niya. Ayan, dyan ka lang maniligo, ayan. Nung pababad ka lang, pampalis init, ayan, meron doon parang jacuzzi, ayun, jacuzzi lang yun. So, yun, bonfire, yun, nandito sa dulo, bonfire yan. Ito yung likod. Ito, showeran to. Ayan, no, may showeran dito bago ka lumublog doon sa tubig, ayan, showeran, ayan. 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 Bonfire. Ayan. Ito si Boyet. Ayan. Ito, upuan. Ito yan. Ito yung parang kawa. Ewan ko, para saan itong kawa na ito. Ayan, yung kawa na yan. Ayan, 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 ayan. Ayan. Ano, naliligo na sila, oh. Oh, naliligo na, oh. Oh, kaway-kaway. Oh. Pwede naman silang sabi. Wala. Nasaan na yung tubig? Ayan, yeah, may jacuzzi. Ayan, may jacuzzi. Si Aston na yon. Hindi makapaligo. Si Aston. Ayan. Malakas yun eh. Tara, individual tayo. Pakikita namin si Aston. Huwag kayong kumaway. Tara, individual. Ayan, si Basile. Hindi libre kami. Ito yung cabin namin, medium, hanggang 10 person. May darating ka mga celebrity. Maya maya. Ayoko na makapag-video. Picture na lang, ano. Ayan, ang stop ko na, picture na lang daw. Ito ako sa ano kami, itong cabin namin, itong MC1. Ayan, ayan. Cycling Health Benefits. Ayan, may nakasulat, oh. Dahil ito, may mga bike ho dito. Ayan, ha. Ano, ano sir, wala rito. Ito, for kids. 4 kids to bike na to. No, ayun yung malalaki. Pang ano, paglalabas ka kasi, kailangan magbabike ka pa. Kaya yun, may mga bike dito. So, ayan. Ito yung cabin. Habay Sela. Ayan. Ayan. Ito yung aming cabin. MC1. Ayan. Yung cabin namin, MC1. Ayan. Bonfire kami. Ayan. Ayan. Yung apoy, oh. Bonfire, oh. Ayan. Ayan, oh. Ini tama-tama ito, tapos kami nulog-log sa pool. Yan, bonfire, ano? Maling, no? Bonfire, yan, yan. So, mainit pa siya, wala nulog-log sa pool. Pasmado! Pasmado! Yan. Sauna, ganun. O, yan, isa lang siya. Pero pag natapos na yung mga kahoy na upod na,
Eh, wala na. Tapos na yan. Yeah, tapos na yan. Tapos na yan. Pero masarap. Para ka nag-i-steam bat. Para steam bat ang dating yan. Hindi ka sa mama. Yan. Dito kami sa cabin. Bustos Bulacan. Ayan. Sila. Bustos Bulacan. Ayan. Ayan. Dito kami mag-swimming. Ayan. Ayan, nagpa-vlog ka pa. Siyempre. Okay, so yun mga kaibigan, napanood nyo no, yung aming pinuntahan. No? Medyo kaya nilabas ko para naman maging memorable. No? At yun mga kaibigan, oras natin, abay alas 8:05 na po ng hagagabi. Tama ba? Alas 8:05? Oh, tama. At yun mga kaibigan, at... magandang gabi, no? Nanonood sa atin yung ating mailang katropa. Sabi ni Kuya Dante Talavera, abay, ang ganda raman doon. Oh, maganda siya, Kuya Dante. Nga lang, siyempre, tama lang. Kasi informa doon sa cabin kung ilang kayo, ibabase mo doon sa kung ilang kayo. Meron kasing tinatawag doon na cabin na small, medium, tsaka large. Yung kinuha namin nung aking anak sa kanila Madir ay yung medium. Kasi ilan lang kami, nasa 9 person lang kami. So meron na siyang tulugan doon, kompleto. May rep, may kaldero, may kalan, kompleto. No? At ganun din naman, kung mas marami kayo, merong large. No? Sa Bustos, Bulacan yan. At magandang gabi kay Ate Judith Reyes, no? Yung ating asawa ng ating isang kuya, si Kuya Jimmy, no? Reyes. Ayan, nanonood sa atin. Ito si Ate Judith, lagi itong nag-i-staycation sila ng asawa niya. Ang kusasa sila nagpupuntang lugar, no? Marami, merong mga malalayo rin pinupunta nila, magaganda rin, mga beaches, yan. Eh, siyempre, alam mo, wala ka namang gagawin sa buhay, kundi talagang mag-ganon, eh, no? Magsaya, apalis ng stress, no? Si Kuya Jimmy. Yun po yung ano, kuya din natin, no? Si Kuya Jimmy kasama natin sa Philippine Eagles, nga lang iba siyang club. Okay mga kaibigan, at tuloy-tuloy tayo. Yun, at maraming salamat sa aking pinsan kay Hil Santiago. Sabi niya, get well soon daw. Ha? Keep up your good work. May God bless you always. Ba, English yun, insan ha. Oh, ayos yan. Okay, at magandang gabi rin kay Dante Talavera sa iyong mga mahal sa buhay dyan. Magandang gabi, Kuya Dante. At welcome sa programang Wow! Biyahe. Ayan. At yun mga kaibigan, at sunod na natin naman yung ginawa pong anniversary ng isang grupo ng Philippine Eagles. No? At hindi natin matanda kung saan to, kung Tarlac ba to, o kung saan. So mga kaibigan, panoorin po natin. Gusto niya, makita na araw-araw yung ibang mga one day, sumilip siya sa kakitana niya. Nakita niya yung isang ibon na malisang lumilipad. Ngayon, nakala niya yung isang ibon nagkasakit. Tumawag siya ng specialist ng katot. Pinagamot yung isang ibon hindi lumilipad araw-araw. Ngayon, sabi ng doktor, wala na ang sakit at hindi yung ipon. Anong ginawa niya? Tumawag siya na isang magsasaka. Kinamakahan, sumilip siya, nakita siya na yun, kasama ang ipon magkasama ng ipon. Tinanong niya ngayon, ang magsasaka. Anong ginawa mo? Bakit? Lumipad niya naman yung dalawang ibon magkasama. Sabi ng magsasaka, simple lang. Pinutol ko yung sanga na tinadabuhan niya. What is the moral of the story? Mga kuya. Sometimes we should go out to our comfort zone. Para makita natin kung ano yung mga labas. Ito yung ating mayroon na kayong comfort zone, business, profession. But I encourage you, na yung comfort zone na yun, iwanin muna natin. Pagsamahin natin yung lahat ng mga talento
alaman natin para mapaganda natin yung organization. Especially when numbers, perseverance is currently in the school. Namigilog sa pag-ibig. Salamat sa lahat at tumayo kayo at lumipad yung matas. Mabuhay Manila! Thank you so much. Oh, again, from several times, friends, love. Okay, mga kuya, mga ate, yung pinag-congratulate our newly inducted kuya from Manlapos, Cosmeres, at Eagles Club, and Eagles Club. Na po.
Mabuhay ang agila. Lilipad na ang agila, pagbabago ay tutuloy niya. Lilipad na ang agila, pagbabago ay tutuloy niya. Lilipad na ang agila, pagbabago ay tutuloy niya. Lilipad na ang agila, pagbabago. Magtatanggol, magmamahal sa ating bansa. Lilipad na ang agila at bagong araw at pag-asa kanyang dala sa kanyang mga pakpak. Kasama tayo sa paglipad sa taglay niyang lakas. Lilipad na ang agila, pagbabago ay tutuloy niya. Pagbabago ay tutuloy niya. Lilipad na ang agila, pagbabago ay tutuloy niya. Lilipad na ang agila, pagbabago ay tutuloy niya. Lilipad na ang agila, magtatanggol, magmamahal sa ating bansa. Lilipad na ang agila at bagong araw at pag-asa kanyang dala sa kanyang mga pakpak. Kasama tayo sa paglipad sa taglay niyang lakas. And from the general life, friends, love. Okay, mga kuya, mga ate, yung pinag-congratulate our new lady director, kuya, from Manlapos, Cosmeres, Tratico Sam, and Ilong Club. Yeah.
After this, get ready. Makita na araw-araw yung ibon na yung pagkatapay. One day, ang suminig sa kakakita na niya, nakita niya yung nag-ibon na may isang lumilipad. Ngayon, nakala niya yung isang ibon na nagkasakit. Tumawag siya ng specialist ng doktor. Pinagamot yung isang ibon na yung isang lumilipad araw-araw. Okay sa mga kaibahan, nag-attend sa atin sa oras na alas 8.25 po ng gabi, Philippine Standard Time. So yun po nakakita nyo, yung napanood nyo mga kaibigan, mga katropa, mga double cuts, no? Yun po senaryo, no? Kapag ka po isinasagawa ang induction ceremony ng the Paternal Order of Eagles, no? Ganyan po. Ito eh, alam nyo, mahaba ho yan talaga eh. Meron po yung may hawak na kandila, tapos isa-isa pong aabutan ng yung pinaka ano, tawag dito, malimutan ko yung tawag, yung may kasama ho yung gong, no? Yung pinaka plate. So, mahaba ho yan talaga, no? At talaga namang inaabot ho yan ng isang oras mahigit. So, yun ay kapraso lang. So, yan po senaryo ng ginagawang induction ceremony ng the Fraternal Order of Eagles, no? At yan, mga kaibigan. At siguro, pasamantala, magpapaalam muna tayo mga katropa. At muli tayo magbabalik bukas siguro, no? Bukas, makakabalik tayo sa ating programang Mga Agila sa Bagong Milenyo. So muli po mga kaibigan, ako po yung naging kasama dito sa ating programang Wow Biyahe. Yung mga hindi po nakakapag-beaches, pool, may magpabook na po kayo, no? Ika nga, feel the heat ngayon summer. Okay, muli ako po yung naging kasama, Kuya Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Responsable ka ng gun owner at mahaba ba ang iyong pasensya at hindi ba inutinang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos.
Tayo ituturo sa inyo ng Wandan Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga ka-gunners? Sali na sa Wandan Pilipinas ngayon na! Now, Talakay! The biggest destruction of dangerous drugs worth 1.5 Revisahin! Opinyon! Checks as malawakin! Actionan! Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At yung sinatapos sa ating pagpupulo, maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano ba ang iyong travel goals? Dadali namin kayo. Sa Unwind Ventures at Saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, diba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Hi, this is Okang Hilary Galon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online, Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo!